July 24, 2023 guys, araw ng Lunes at bigyan natin kayo ng status report na ng ating ginawang greenhouse. So yan, meron na po tayong nakalagay na bell pepper at na-set up na rin natin yung ating drip lines. So ang gumamit lang tayo ng PVC roll, yung nabibili sa mga hardware, 1/2 inch itong linya, and then yung ating secondary line ay 1 inch. Okay? So ang inilagay ko po rito ay yung bush type, no, na bell pepper. So ito po ay California Wonder, at titingnan natin yung kanyang performance sa loob ng net house. So initially po yung aking target dito ay maglagay ng yung Aristotle. Kaya lang yung Aristotle natin matagal pa. Ayun pa lang siya, oh, hindi pa lumalaki ayun. Ano pa lang. Pero yan, ito ang gusto ko ipakita sa inyo ngayon. Ano-ano yung mga kailangan nating baguhin sa ating design. So obviously, kailangan ko pong magpaikot ng kanal dahil pag malakas yung ulan dito sa portion na to nung umulan ng mga nakarang araw, pumasok yung tubig kaya nagpakanal ako doon. And linisin lang siguro itong weed mat. Okay? So sa mga gumagamit ng weed mat, take note po sa aking observation, yung mga damo katulad ng mutha ay tumatagos po dyan sa weed mat. So from time to time may nakikita akong nagpe-penetrate ng mga damo, inaalis ko lang siya. Okay? So yan so far yung ating itatanim. Inihintay pa nating lumaki yung ating punla para makapagtanim po tayo rito saka dito. Okay? So dito, na-connect ko na rin yung dalawang mini greenhouse natin. Okay? So connected na yan, napapalibutan siya ang tawag doon ng ulambo. Okay? Saraduhan natin dito. Para hindi papasok yung mga insekto. So yan, meron tayo ditong 1, 2, 3, tatlong seedling cabinet na tatlong level. So enough na po yan para sa ating production dito sa ating front garden. Okay, so ito po ay mga things na kailangan nyo rin po. Nakabili na rin ako ng pH meter. Ito, mura lang po yan, Shopee ako bumili. And then yung ating TDS saka EC meter. So ito po ang gagamitin nating tool para ma-check natin yung nutrient solution sa ating reservoir. So kailangan po tama yung ating nutrient solution dito po sa ating soilless production. Okay? Timer. So para po hindi tayo maya-maya nag-o-o, nag-o-off, nag-implement din po ako ng timer. So yan po yung ating timer. Sa ang gagawin po niyan ay i-o-on niya po yung ating pump, yung aquarium pump ng given schedule. So in this case, dahil mababa pa lang naman yung ating maliit pa lang naman yung ating halaman, tatlong beses ko lang siya ino-on sa 24 hours. Sa alas 6 ng umaga, alas 12 ng madaling araw, at saka alas 11 bago uminit. So para may baon yung ating halaman, para pag init ng alas 12 hanggang alas 3, meron tubig na nakalagay po dyan. So isang minuto lamang po ang aking timing setup. So far yun po ang ating scheduling. And then ang easy po na ginagamit ko sa ganito kalaking tanim ay nasa 0.7 pa lang, 0.7 to 1. So maliit pa lang naman, kaya hindi pa natin kailangan ng mataas na nutrient solution. Okay, so yan ang ating setup. So isa sa key takeaways po dito ay ayan pong setup na to. Kasi po ito dapat mas mababa po yung ating nutrient reservoir o yung ating lagyanan ng nutrient solution. Dahil po kapag ganito po yung setup ninyo, minsan po kahit nakapatay na po yung pump, tuloy-tuloy pa rin po na tumadaloy yung tubig dyan po sa system, kasi po gumagana yung suction effect, di ba? So kahit nakapatay na po yan, since mataas naman po yung ating source, tumutuloy yung tubig. So yun po yung kailangan solusyonan. So ang magiging modification po nito siguro ay ito naman pansamantala lang, ilalagay ko po doon sa lower area yung ating nutrient tank, no? Preferably doon po sa may pader, para lahat po ng aking taniman nasa kanya ang pinakamababa. So in that case, pwede kong i-collect lahat ng mga nutrient na nag-i-spill dito, then pwede nating i-reuse ang pinakadulo, dun po ang tapon sa kanya, sa baba.
Then doon ako maglalagay ng pump pataas po dito sa ating setup. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung expansion na ginagawa na natin dito sa area na to. Alright, so yan, akala ko itong mga seedling na to ay mamamatay na. Napakasakali lang ako na ilagay siya rito para mabuhay natin. Super okay naman, nakasurvive naman siya. Medium substrate. Ang substrate po natin ay 100% kokopit. Okay, yun lang po ang nilagay natin dyan para maiwasan natin yung mga soil-borne diseases. So far yan. Yan na ito. Papakita ko sa inyo yung condition ng ating varietal test naman ng bell pepper. So dito natin siya itatanim sa loob. Okay, then meron po tayong 12 dito. Kasi sayang naman itong pathway na to. So ito yung ating Aristotle. Yan. Okay, medyo kulang sa tubig or something, ewan. Ayun. Nagbe-bend. Fungus disease po yan dahil sa mga ulan-ulan. So nilagay na ako ng solution dito sa tray para pag kailangan niya ng tubig, hihigop na lang po siya dyan. Okay? 0.5 po yung EC na inilagay ko rito. Then ito po yung ating pinunlano nakaraan. Kung nakita niyo yung video ko, yung iba't ibang variety na tinest ko, ito po siya. Hindi po nag-succeed. Okay? Dahil 2 days after that, tinangay po ng langgam yung mga buto natin. Kahit nagawa po ako ng another set. Ayun. Sa ilalim. So, tray 1, tray 2, tray 3. So, sa same din yung variety, ang nawala din dito is yung Aristotle dahil wala na akong buto ng Aristotle. Pero same variety po yung andyan. Then, meron po tayong kamatis sa ito. Yung kamatis po na to, ito yung salad tomato ng Monteverde. Saka, basala ba yun tawag doon? So, Rizwan seed po yan, yung vine on indeterminate type ng kamatis. So, magtatanim din po ako rito somewhere there. O kaya dito. Okay? So, yan. Yan ang ating update so far. And, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-test. Hindi po ako maalam or specialist sa greenhouse or hydroponics. So, nagbabasa-basa lang po tayo. Nanonood lang po tayo sa YouTube kung ano yung setup nila. Ina-adapt natin. Then, nag-a-adjust po tayo. Lahat naman po inapag-aaralan. Okay? Oh, dito pala sa ating setup. Ito, minutas ko lamang po yan ng 16mm na drill. Then, nilagay yung ting na yan. Then, itong microtube. Okay? So, medyo kailangan ko pang i-fine-tune yung flow rate para hindi malakas yung tulo ng ating solution. Kasi pag malakas po yung tulo, mabilis mapuno yung ating seedling bag. Number 2 na kailangan nating consider ay yung kulay ng seedling bag. Kapag po tag-ulan, okay lang po yung black. Pero kapag po tag-araw, dapat po white. White din po itong floor dahil ito pong black ay nag-aabsorb po ng init. Okay? So yun po. Yun po so far yung observation ko. Na gagawin kong improvement sa mga susunod kong setup. Which is, mangyayari po doon. Okay? So tingnan natin panandalian yung ating setup naman sa ating sa labas, ang tawag ng mga raised bed natin. So dito, lalagay po tayo rito ng lettuce later on. Okay. So yan, bamboo post lang din. Then kukover ko po ito ng net, mesh net. And then bubungan ng UV plastic. So dito naman tayo maggagawa ng bell pepper na soil based, no? Sa ano, sa raised bed. Then dun po yung another extension. So yan, siguro mga 2 days tapos na to. So nakapaikot. So dun din yung extension natin. So yung post ko last year, ngayon lang kami nag-i-start. No? So 2.5 by 2.5 yung pagitan ng mga poste natin dyan. Para medyo mas masinsin dahil maliit lang yung space natin. Para mas pero matibay din. Di ba? Masinsin, matibay siya. Then tinaasan ko this time. 8 feet po kasi yan eh. 10 feet po kasi itong poste, 2 feet na kabaon. So 8 feet po yung nakataas. So enough para sa indeterminate type ng mga halaman. Then dun sa gawing baba, 12 feet po doon. Napansin ko medyo masyadong mataas. So pwede siguro mga 10 feet lang din. Nasa sa inyo po yun. Pero sa case ko po kasi ginawa kong 12 dahil mainit po rito. So maglalagay pa po ako dyan ng level ng mga net shade or sun protection screen. Para ma-control natin, ma-neutralize natin yung init ng panahon dito sa Palayan. So Palayan City, Nueva Ecija po yung lugar natin. Kaya medyo mainit po talaga rito. Okay? So hindi po ito highland, hindi rin midland. Low elevation po ito. So tingnan po natin yung performance sa mga susunod na
araw at bibigyan ko kayo ng update. Medyo mabagal po yung progress po dahil 2 months to 3 months po yung ating crop. Yung napili nating crop. So siguro magtatanim din ako ng short term crop katulad ng lettuce, arugula, yan para mga ano pa, mga pechay yan para makita natin, mas mabilis natin maipakita yung resulta dito sa ating net house. Pero so far, ito pong net house ay binuo natin, hindi po para hobby lang, no. Naggawa po tayo ng net house para po magkaroon tayo ng income, pagkakitaan sa rural area. Rural ba to o urban area ba to? Yan. Kasi Palayan City, ano, para sa short space natin makahanap tayo ng way para mag farm, mag venture sa gardening na may objective na para kumita, hindi as a hobby. So kung as a hobby, okay din, pero kung may hobby ka at kumikita, mas lalo pong okay po yun. Okay, so yan, lilinisan ko pa yung ating weed mat na dun kasi kailangan kong coveran yun, yung lupa na yun. Kukoveran ko na lang ng weed mat later on. And yan, continue adjusting lang po tayo. Continue lang po tayo ng pag-optimize ng ating setup. And napasasan ba't makukuha rin natin yung tamang setup niya. So yun lang guys, yun lang yung update ko ngayon sa araw na ito. At magkita-kita po tayo sa mga susunod nating video. Bye-bye!